Edukasyon daw ang susi para magtagumpay sa buhay. Pero paano kung mailap ito para sa ilan? Batid daw ni Dr. Romulo Rosena, dating School Division Office Superintendent ng Navotas, ang problemang ito dahil siya mismo nakaranas huminto sa pag-aaral. Kaya naisip niya ang proyektong Gabay Edukasyon ng mga kabataang wala sa paaralan o GEM. Sa ilalim ng programa, dumarayo sa mga komunidad ang mga guro at doon naghahanap ng mga kabataang nais bumalik sa eskwela. Ang mapipili, ipapare sa isang volunteer foster parent. Kahit sino pwedeng maging foster parent. Yung kung kanilang mga baon sa eskwela at kung meron pa mga ibang mga proyekto na kailangan gawin, ay ibibigay kung sino yung kumuha sa kanya. So sila po ang magsusupport sa lahat ng pangangailangan ng bata hanggang sa makatapos po ito. Bukod sa financial assistance, bahagi rin ng programa ang paggabay sa mga bata lalo na sa pang-emosyonal na aspeto. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, problema sa pamilya ang numero unong rason kung bakit humihinto sa pag-aaral ang mga kabataan. Isa sa mga maswerteng napili ang grade 11 na si John Larry. Siya raw mismo ang lumapit sa mga guro. Batid niyang napag-iiwanan na siya ng dati niyang mga kaeskwela. Nung nahinto po sa pag-aaral, na realize ko po na yung nangyayari sa akin, paulit-ulit lang, tambay po sa bahay, tulong sa nanay sa pagtitinda. Nakita ko po si ma'am na nagmamapping. Lumapit po agad ako kasi alam ko po na ito yung paraan para makabalik sa pag-aaral. Ang retiradong guro na si Ginang Violeta ang kaniyang foster parent. Alam daw niya ang hirap ni John dahil siya mismo pinag-aral ng kaniyang kamag-anak. Kadalasan moral support. Pagkailangan ni Mary Lou ng mga xerox, mga papel, ayun, binibigyan ko siya. Si Jason Benitez, laking pasalamat sa kaniyang foster parent na si Teacher Maribel. Kung hindi raw sa Project GEM, malamang nasa ALS pa rin daw siya hanggang ngayon. Ilang beses na rin daw kasi siyang nahinto sa pag-aaral at ngayon eskolar na sa kolehiyo. Yung mga ano po, yung mga foster parents po namin, ano po, parang sila po yung nag-guide sa amin. Tapos parang kina-counseling din po nila kami para yung way po namin maitama po. Para sa mga miyembro ng GEM, hindi sapat na makapagbigay ng pinansyal na tulong sa mga gustong makapag-aral. Mahalaga rin daw ang pagbibigay ng tamang gabay at payo. Mariz Umali, GMA News.